Okay, hi guys. So, ang i-discuss natin sa video na to is yung product rule. So, ito, gamit na gamit siya, kasama ng quotient rule at chain rule na i-discuss din natin sa mga susunod na videos. So, gamit na gamit siya, pati sa integral calculus, pati sa differential equation, so magamit niyo siya. So, yan, medyo importante ito, okay? So, makinig. So, simulan natin kapag ganito. Meron sa ating binigay na function, okay? Yung function natin is nagko-consist siya ng dalawang terms, u and v, okay? However, dealing naman siya limited sa f of x, okay? So, pwede rin natin siyang express as y, okay? So, may equation tayong y equals u times v, okay? Uv. And then, yung u na yan, separate term siya. Okay, so, paano ba ito? Ito. So, separate term siya, term na may x dapat. Paano ba? With x, okay? May variable na x. Ito rin, same din dito. Another term din to, with the variable x. Okay, so, pangit sulat. So, yan, with the variable x. So yan, bale, alisin muna natin yan kasi di natin siya alisin natin siya. Okay, basta yun siya. Dapat dalawang term sila. Okay, so anong minimin ba nun? Ang purpose kung ba't ko yung sinabi is kasi kung let's say ang function natin is 2x, masasabi ba natin na dalawang term siya? Pwede, pero yung 2 is coefficient siya and then yung x yung may variable natin. So, pwede natin siyang i-group as isa lang talaga. Okay, kasi yung 2 is constant lang siya. Okay, wait lang at maingay yung aso. Hintayin ko lang tumigil sila. So yan, so bale, magkakaroon tayo ng dalawang terms na may parehong may x. Kung halimbawa, let's say meron tayong 2x e raised to x, okay? Ito yung unang term natin, siya yung unang term na may x, na may variable na x, and then ito rin yung pangalawa, e raised to x, okay? Kasi kapag ganyan, wala tayong, ano, tawag dito. Kasi di ba alam natin na kapag ganito, kapag 2x, or let's say kapag yung function natin na binigay sa atin is x cubed, ang gagawin natin dito is power rule lang, okay? Kapag e raised to x, na-discuss natin yan sa previous video na meron tayong mga gagawin kapag ganyan, kapag logarithm, kapag trigonometry, merong mga ganun. Pero kapag ganito, kapag product sila, kapag ang kailangan i-multiply yung dalawang terms, dun papasok yung product rule na tinatawag natin. Okay, so ano nga ba yan? So, ganito siya. Okay, alimbawa, meron tayong, di ba, f of x equals u times v. So, ang gagawin natin is magiging siyang v times u prime. Ah, sige, palitan ko yung kulay. So, v, gawin natin yellow. So, v times, ito, u prime plus, okay, wait, ito, plus, yun, v times u prime, meaning, yung original term natin na v, yung second term, times yung derivative ng u. Okay, so yan siya. And then yun, same goes din dito. So may v times u prime na tayo, dapat lang din na magkaroon din tayo ng u times u muna, okay, and then times v prime. Okay, yan siya. So, v times u prime plus u times v prime. Okay? So, dito, sige, kapag ganito, ito pala, okay, bago ko makalimutan, dapat siya is f prime of x. Okay? F prime of x. Kasi f of x yung nandito natin. Okay? So, dito naman, kung y siya, ibang terminology lang, so dy over dx naman siya. Equal naman to sa pareho lang. Okay? So, dito, gawin naman natin na yung v pa rin, di na ako magpalit-palit kulay kasi medyo matatagalan tayo. So, v, and then derivative ng u. Okay? Derivative ng u with respect to x. Okay? Plus, yung u naman, so, ito, so, plus u, derivative naman ng v over dx. Okay? So, bale, same lang talaga siya. So, dito, kung in terms of f of x tayo, f of x equals uv, yung derivative niya, magiging f prime of x equals v derivative ng u or vu prime plus u v prime. Okay? Dito naman, dy over dx, magiging siyang v du over dx plus u dv over dx. Okay? However, para mas madalian tayo, ito, pwede na natin alisin muna yung mga dx kasi given naman na kapag nag-differentiate tayo, madalas in terms of x naman lagi. Okay? So, kung alisin muna natin yung mga dx, magkakaroon tayo ng v du plus u dv. Okay? V times derivative ng u plus u times derivative ng v. Okay? Nung high school, para mas madali namin itong matandaan, ginawa namin siyang ano, bale, binasa namin siya explicitly. So, voodoo uduv. Okay? So, voodoo plus uduv. Okay? So, yan siya. So, sige. Itapon lang muna natin siya dyan kasi mas mag-make sense yan kapag may example na tayo. Okay? So, proceed tayo dun. So, let's say kapag binigyan sa atin is ganito. So, f of x equals x times e raised to x. Okay? So, meron tayong dalawang terms, di ba? Una, yung x and then yung e raised to x. Tama? Saglit, maingay ulit yung mga aso. Wait lang. Okay, so yan. So, may dalawang terms tayo. Kung matatandaan natin, ang gagawin natin is voodoo-udov, di ba? So, bale, pwede natin itong ito sabihin natin. Ito yung u natin. Ito yung v. Okay? So, voodoo plus uduv. Okay? Yan. May mga ibang libro na sasabihin na is udv plus vdu pero same lang naman talaga sila. Ginawa lang natin na vdu plus udv tayo kasi
kapag dating sa quotient rule, medyo similar dito. Sadyang may konting pinagkaiba lang. Okay? Para mas para di tayo malito kung alin ba yung alin. Okay? So, V ang unahin natin. Voodoo plus udub. Okay? So, yan siya. Since sinabi na voodoo, e raised to x yung V natin, i-copy lang natin. So, e raised to x times derivative ng u. Ang derivative ng x is 1, di ba? Okay? Plus, udub naman. So, u is copy lang yung x. Plus, anong derivative ng V? Ang derivative ng V, derivative ng e raised to x is itself. Okay, di pala plus. Ba't ako naglagay ng plus? So, multiply, e raised to x. Okay? And that's our final answer. So, e raised to x. So, bali ang f prime of x natin is equal to e raised to x plus x e raised to x. Okay? Pwede kung gusto mo pang simplify, pwede mong i-factor out yung e raised to x, magkakaroon ka ng 1 plus x. Okay? So, kahit alin dyan. Kahit alin sa dalawa. So, that's it. Okay? So, yan lang siya. So, next example tayo. So, kapag yan yung binigay, so f of x equals 2x squared times cos x. Kung matatandaan pa natin yung trigo natin, so may video tayo dyan, may video tayo ron, may lesson tayo ron sa mga previous video. Pero ito yung short summary niya. So, lalagay lang namin yung link dito kung gusto nyo siyang tingnan din. Pero ito yung short summary. Ang derivative ng cosine of x is negative sine of x. Okay? So, tandaan natin yan. So, dito, ganun lang din ulit. Yung 2x squared, siya yung gamitin natin, u. Okay? U. And then yung cos x, yan yung gagamitin nating v. Okay? So, voodoo udub. Okay? So, v, copy lang muna yung cosine of x. Okay? Don't forget, this is f prime of x. Equal siya sa cosine of x times derivative ng u. So, ang derivative ng 2x squared is 2x squared, power rule, magkakaroon tayo ng 2 times 2x, 2 minus 1. Okay? So, magiging siyang 4x. Okay? So, pinakita ko lang. So, yan. So, times 4x. Okay? And then, plus, udub naman. So, 2x squared, copy lang. Anong derivative ng cosine of x? Since dv tayo rito. Derivative ng cosine of x is negative sine of x. Okay? So, kung isa-simplify natin, ang mangyayari rito is f prime of x magiging equal siya sa 4x cosine. Ba't ganyan? Cosine of x plus magiging minus na. Minus 2x squared sine x. Okay? And that's our final answer. Okay? So, ganun lang actually. Itong feel ko, ang product rule, feel ko ang product rule tawag dito, medyo na-overwhelm siguro siya. Siguro sa unang best na matakal nyo siya or sa first time na marinig nyo lang siya, yung parang sinasabi ng iba na sobrang hirap. Pero actually, kung familiar ka ron sa, dun sa mga discuss na natin na videos, yung derivative, yung power rule, yung derivative ng mga trigonometric functions, yung derivative ng mga logarithmic functions. Bali, doon lang kasi doon lang naman talaga siya umiikot. Okay? Pero, however, di ko naman sinasabi na sobrang dali niya lang talaga kasi itong mga example natin dito, mga simple pa lang to. Pero, kapag na-discuss na natin yung chain rule, which is i-discuss natin sa, I think, sa next video, so, doon na tayo magsisimulang mag-tackle ng mga complicated na mga problems na i-differentiate natin. Okay? Pero, for now, ito muna, nag-prepare muna kami ng mga sample problems na pwede niyong sagutan. So, ito siya. So, pause, as usual, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang sagutan kasi papakita na natin yung answers in a while. Okay? So, bali, discuss ko lang ng konti. Yan, bali, ito, trig lang. X times a trig function. Ito rin, x times a logarithmic function. Ito naman, gagawin lang natin, kung matatandaan nyo pa yung discussion natin about sa power rule, yung cube root of x, gagawin lang natin siyang x raised to 1/3, diba? Tapos power rule na doon. And then, ito, 5 raised to x, bale, nandun siya sa video natin about sa logarithmic na pag-differentiate ng mga logarithmic functions. Ito naman, trig function lang din. So, ganun lang talaga sila. Basic lang to. Okay? So, yan. So, pause yun na lang kasi papakita natin yung answers in 3, 2, 1, and eto sila. Okay? So, di ko pala na-box. Ito yung mga answers. Yan. So, I hope nakuha nyo naman. And then, huwag malito. Bale, ginawa lang natin dito is dito y prime ang ginamit natin sa 1 and 3 pero and then dito sa 2 and 4 dy over dx pero same lang naman talaga sila. Okay? Pwede rin natin yung gawing f prime of x so di naman nagmatter. Para lang yun lang dagdag info lang kasi baka isipin niyo magkaiba sila pero hindi, same lang sila. Yung y prime at dy over dx. Okay? So yun lang siya for today. So I hope nakuha niyo yung product rule. Ito mga iulitin ko nga mga simpleng example pa lang to. Kasi mapupunta lang tayo rin sa mga complicated na talaga once na-discuss na natin yung chain rule na tinatawag. Okay? Chain rule. Di ko yata na-pronounce ang maayos. So, chain rule. Kasi yung next video natin dito is yung quotient rule and then after nun yung chain rule na. Okay? So, yun lang siya. So, bye-bye muna. I'll see you sa next video.